Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Uy, nariyan na pala kayo. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Sir Gam. At naririto ako ngayon upang basahin sa inyo ang isang kwento. Nandito lang yun eh. Ito, ang maiwagang libro. Atin ang umpisahan ang ating kwento. Na pinamagatang, ano kaya ang kakaiba kay Rosario? Kuwento at guhit ni Ginoong Gamaliel R. Paz Jr. from the Division of Olongapo City, Region 3. Rita, bumangon ka na riyan. Meron akong sasabihin sa iyo. Pasigaw na sabi ni Nanay Julieta na tila may mahalagang bagay na nais sabihin sa akin. Nagulat ako sa malakas na tinig ni Nanay habang tinatawag niya ako upang bumaba at makapag-almusal na. Ano po ba yun, Inay? Inaantok pa po ako. Wala naman pong pasok at Sabado ngayon, kaya pwede pa akong matulog. Ang aking winika habang patuloy ako sa pag-uunat ng aking mga kamay at braso. Naamoy ko ang paborito kong sinangag na siguradong may maliliit na piraso ng ham at pritong itlog na may kasama pang isda at gatas na palaging niluluto ni Nanay Julieta tuwing Sabado. Marahan akong bumaba patungo sa kusina at doon ko nakita si Nanay na tila katatapos lamang makipag-usap sa telepono. Ano po ang nais ninyong sabihin sa akin? Tanong ko kay Nanay na tila masayang masaya at baka sangiti sa kanyang mukha. Anak, naalala mo ba si Tita Rosalinda mo? Yung kapatid ko na nagpunta sa ibang bansa? Yung nagpapadala sa iyo ng mga makukulay na ipit na paborito mong matanggap tuwing kaarawan mo? Bumalik sa aking alaala ang mga kaarawan at mga makukulay na regalo na lagi naghihintay sa akin upang aking buksan. Iyon pala ang pinapadala na regalo ng aking tiyahin na nasa ibang bansa. Masayang masaya ako kapag isinusuot ko lahat ng makukulay at kakaibang ipit. Darating pa lang iyong pinsan ni Sir Rosario na anak ni Ate Rosalinda upang magbakasyon dito sa atin sa susunod na Sabado. Ang sabi ni Rosario, napakabait ng mga tao sa Pilipinas, kaya't nais niyang dito magbakasyon. Wala raw mag-aasikaso sa kanya habang papunta sa ibang lugar ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay mayroong trabaho na hindi pwedeng maiwan. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanya, kaya sana, pag nakita mo siya, huwag mo siyang pagtatawanan o di kaya iiwasan. Alam kong isa kang maunawaing bata, kaya't sigurado kong hindi mo iyong gagawin. Wika ni Nanay. Hindi ko pa nakikita ang aking pinsan sa personal at hindi naman sila nagpapadala ng larawan, kaya't hindi ko pa talaga nakikita ang aking pinsan. Magkaedad lamang kami sa aking pagkakaalam. Mabait na bata si Rosario, pero minsan iniiwasan siya ng iba. Wika ni Nanay. Nabigla siyang napatigil sa pagsasalita nang kumulo ang tubig na para sa kanyang kape. Ano kaya ang kakaiba kay Rosario? Siguro'y napakahaba ng kanyang buhok na tila ginto na kumikinang tuwing nasisilayan ng araw. Siguro rin napakaberde ng kanyang mga mata na tila brilyante na kumikinang na nakasisilaw. Baka isa pang kakaiba kay Rosario ay mahilig siyang mag-alaga ng mga hayop na nagmula pa sa ibang planeta na may kakaibang mga kulay. O di kaya si Rosario ay may sobrang mga kamay na kanyang tinatago sa kanyang likuran
kaya hindi nakikita ng sinuman. Nakalipas na ang ilang araw at napakaraming bagay ang naisip ko na maaaring maging kakaiba kay Rosario na darating na bukas ng umaga. Hindi na tuloy ako makatulog. Sana ang bagay na kakaiba kay Rosario ay hindi isang bagay na aking katatakutan. Rita, gumising ka na. Nandito na ang iyong pinsan na si Rosario. Wika ni nanay sa marahan na tinig habang ako'y tinatapik para bumangon. Nagulat ako ng pagmulat ko ay nasa kwarto ko na si nanay kasama ang isang batang babae na sa palagay ko ay si Rosario ang aking pinsan. Dali-dali akong bumangon upang kumustahin siya. Pinagmasdan ko siyang maigi at inisip kung ano nga ba ang kakaiba sa kanya na sinabi ni nanay. Kumaway ako kay Rosario at sinabing kumusta at nagpakilalang ako nga pala si Rita ang iyong pinsan. Kumaway si Rosario at bumuka ang kanyang bibig. Pero walang boses ang lumabas at tila ba nahihirapan siya sa pagsasalita. Gumalaw din ang kanyang mga kamay na tila may sinisenya sa akin. Rita, hindi nakaririnig at nakapagsasalita si Rosario. Nakakabasa lamang siya ng labi kaya kanya naiintindihan. Wika ni nanay. Marunong ako ng kaunting sign language. Kung kaya't, maaari mo akong tanungin at kausapin kung may nais kang sabihin sa iyong pinsan, sabi pa ni Nanay Julieta. Sabi niya, huwag ko raw sabihin sa iyo na may kapansanan siya. Wika pa ni nanay na tila nangangamba sapagkat baka mahirapan ako makisalamuha sa aking pinsan. Nakita kong inilapit ni Rosario ang kanyang kamao sa kanyang dibdib at tinuro ang kanyang tenga at bibig. Sabi ni Rosario, pasensya na raw at hindi siya nakaririnig at nakapagsasalita. Wika ni nanay na nagpaliwanag ng isinenyas ng aking pinsan. Noong una ay medyo nahihirapan ako makipag-usap sa aking pinsan dahil nahihiya pa ako at hindi ako marunong ng sign language. Pero lumipas ang ilang araw at may natutunan akong senyas na nagamit ko upang makipag-usap kay Rosario. Kung minsan naman, gumagamit ako ng lapis at papel upang maisulat at masabi ko ang aking nais at gustong sabihin sa aking pinsan. Naging masaya ang bakasyon ni Rosario sa amin at nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Noong una ay medyo kakaiba ang aking pakiramdam sa aking pinsan. Hindi naman pala siya kakaiba tulad ng una kong pagkakakilala sa kanya. May kapansanan man o wala, si Rosario ay masasabi kong tulad ko rin siyang isang masayahin at normal na bata. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ano kaya ang kakaiba kay Rosario? Kuwento, layout at guhit ni Ginoong Gamaliel Arpas Jr. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.